Director Joey Reyes shares his thoughts on the talent that Jennylyn has consistently honed. Nauna ko nakatrabaho si Jennylyn sa pelikula, okay? Ang unang pelikula kong nakasama siya yung One Night Only, okay? Tapos yung ikalawang pelikula yung Work Girls. Pagdating niya doon, preparado siya. So in other words, talagang professional siya bilang isang actress. Eh, hiniwalayan mo kasi, Adik. Doon naman kasi sa isang role niya sa ano sa Working Girls, ang role niya ron is aside from being the roommate of Isa, ang role niya is very laid back. Simple lang yung role niya. Direk Joey says that as early as then, he saw the talent that was just waiting for the right recognition. Jennylyn is one of the most underrated actresses we have today. Noon pa alam ko na yan, especially after she did Rosario. Ang daming mga magagaling dyan na hindi lamang nabibigyan ng A, pagkakataon, B, tamang role, and C, tamang material at direktor para makita yung galing nila talaga. And I'm so happy na after all these years, okay, we have rediscovered Jennylyn Mercado. Patience began to pay off. People started to notice her immense talent. Her next film, The Bride and the Lover, again with Joel Lamangan, was a more mature role for Jennylyn. Nagde-date ba kayo sa labas? Pinupuntahan mo ba siya sa bahay? Ano? Medyo mature na yung character. Pero masaya. Masaya yung story kasi mag best friend kami ni Lovey. Tapos pinag-aagawan namin yung isang lalaki. Hanggang sa nasira yung friendship namin, sinira rin namin yung buhay ng isa't isa. Pati yung buhay ng lalaki, sinira rin namin. Tapos na-realize namin sa dulo na worth it ba? Hindi... Worth it ba yun yung ginawa natin para sa atin, para sa pagkakaibigan natin? Parang it's all about friendship na nasira dahil sa hindi yung ganito. Medyo may pagkadrama, tas comedy. Kasalanan ko. Vivian, kaibigan kita. Kahit gusto ko si Philip. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Kasama.